Survey, pangalawa ako ngayon sa pagkapangulo at malayong panguna sa ikalawang pangulo. Pero survey lang naman kasi yan eh. Buti sana kung yan ang basihan ng kung sino mananalo. Ang survey, snapshot lang yan ang opinion ng ating mga kababayan. Sino man ang mataas sa survey, hindi dapat magyabang. Sino man ang mababa, hindi dapat malungkot o kabiyak. Dapat magtrabaho lang lahat tungo sa isang direksyon kung sakasakali. Ibigay sa Mindanao ang karapat-dapat sa Mindanao. Huwag yung ang atensyon at ang mata nakatingin na lamang sa Luzon, sa Metro Manila at sa Visayas. Halimbawa, 17.7% ang kontribusyon ng Mindanao sa GDP ng ating bansa. Pero ang budget na binibigay ng gobyerno sa Mindanao sa nagdaang 6 na taon, minsan hindi umaabot ng 10% ng kabuuang budget. Simpleng mathematics lang naman yon. 17% ang kontribusyon ng Mindanao sa GDP. Sana 17.7% din ng budget ang ibigay sa Mindanao. Mas malaki pa nga dapat dahil mas maraming nangangailangan, mas maraming naghihirap, at mas kailangan ng pondo ng Mindanao para matigil ang kaguluhan sa parting ito ng ating bansa. Kinakailangan lamang naman paramdam sa mga taga-Mindanao ang presensya ng isang pamahalaan na nag-aalala, nagkakalinga, at nagmamalasakit para sa kanila. Dito, pag may siranggali, kahit 10 taong kayong magtatalon at magsisigaw, baka hindi pa mapagawa o hindi gawin. Sa Maynila, pag may isang lubaklang at iradyo, agad gagawin ng gobyerno walang isang linggo. Dapat ganung uri ng pagmamalasakit ang ipakita ng gobyerno sa mga kababayan natin sa Mindanao. Put your money where your mouth is, ika nga. Hindi pwedeng dakdakan ng dakdak na mahal mo Mindanao nang hindi mo naman nilalagyan ng pera ang Mindanao. Ang dapat asahan ng Mindanao sa susunod na presidente, sino man siya, pag-asikas at pagkalinga na binigay lamang sa Luzon at kailanman di nakita at naramdaman sa Mindanao. Una sa lahat, kinokondin ako sa pinakamaling salita ang mga gumagawa ng pambubombang ito, pakikiramay sa mga naging biktima ng pambubombang ito. At pangatlo, panawagan sa gobyerno na gawin at ibuhos ang lahat ng pwede nilang gawin para mahuli at malaman kung sino ang nasa likod nito. Duda nga lang ako na may kinalaman talaga ang gobyerno sa mga pambubombang ito. Dahil napanood na natin yan sa pelikula. Napanood na natin yan sa kasaysayan ng ating bansa nung panahon ng martial law. Ang hindi lang tila maintindihan ng gobyerno o ng mga nasa likod nito, wala nang ngiping tigre ang martial law sa ilalim ng saligang batas. Wala nang ngipin dahil hindi naman pwedeng alisin ang korte pag may martial law. Hindi naman pwedeng suspindihin ang privilege of the writ of habeas corpus pag may martial law. Hindi naman sila pwedeng mag-aresto ng kung sino na lamang kapag may martial law. Hindi naman nila pwedeng i-postpone ang halalan kapag may martial law. So para sa akin, dapat huwag tayong matakot sa mga pambubombang ito. Huwag din tayong matakot sa pangambang magpa-martial law. Patuloy tayong magsalita laban sa mga katiwalaan at kamalian na ginagawa ng ating pamahalaan.